Ipapadeport na ng Bureau of Immigration ng 7 puganteng dayuhan na nabistong nagtatrabaho sa sinalakay na Pogo Hub sa Las Piñas. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. You have the right to hire a lawyer if you don't have one, the Bureau of Immigration. Inaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration Anti-Fugitive Unit ang 7 dayuhang ito sa Pogo Hub ng Singwang Network Technologies sa Las Piñas. Noong nakaraan linggo, unang ni-raid na naturang Pogo matapos isumbong dahil sa human trafficking. Na-rescue ang nasa 1,200 na dayuhan na karamihan ay Chinese. Pero sa profiling at documentation ay sinigawa ng PNP Anti-Cybercrime Group na bistong puganti pala sa kanika nilang bansa ang 4 na Chinese at 3 Taiwanese na Pogo workers. Ilan sa kanila ay nangarap sa kasong fraud. They said they never use the fake passport. It's not about the passport. Yeah. This is, we are arresting them because they are fugitive. Dadalhin ng mga pugante sa BI detention facility sa Bikutan para iproseso ang kanilang deportation. Aminado ang PNP Anti-Cybercrime Group na natagalan bago nakita ang mga pugante dahil sa lawak ng lugar ng Pogo Hub at sa dami na empleyado na dapat iproseso. Mayroon 7 gusali ang kumpanya ng Singwang Network. Kumpleto ito ng amenities tulad ng supermarket, bar, clinic at travel agency. Sa investigasyon ng mga pulis, ikinukulong din daw sa compound ang ilang empleyado ng kumpanya. Patunay raw rito ang mga kwarto ng mga Pogo worker na may mga double deck na higaan. Yung mga Filipinos, they are allowed to go out. Pero itong mga foreign nationals, hindi sila allowed to go out. So dito lang sila within the bounds of the compound. Bumisita rin ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa nasabing Pogo Hub. Ayon sa kanila, legal naman ang permit ng Singwang Technologies bilang offshore gaming operator. Pero hinala ng Anti-Cybercrime Group, posible umanong sangkot sa ilang illegal na gawain ng Pogo Hub. Kaya natin ito ni-raid kasi meron tayong reason to believe na meron involved sila sa mga love scam, mga investment scam na nag-hide sila dun sa guys ng mga legitimate online gaming. Nasa 1,000 Pinoy Pogo worker din ang naabutan sa raid, pero pinauwi na sila. Mananatili naman sa Pogo Hub ang mga foreign Pogo workers habang sinasa ilalim sa profiling at documentation. Sumasa ilalim ngayon sa biometrics itong mga foreign national na nahuli dito sa Pogo sa Las Piñas. Ang mga malilinis sa record ay siya naman ipoproseso ng kanilang mga embahada para sa repatriation para makauwi na rin sila sa kanilang mga bansa. Una nang binalaan ng Singwang Network ang mga pulis na lisanin na ang compound o magsasampas sila ng reklamo. Pero hindi raw susundin ng PNP ACG ang taning dahil wala raw lugar na maaaring paglagyan ng mga Pogo worker. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosin po, huwag maging gris at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.